Paano yung bayad? Iniipit ko nila eh. Bago naman mag-upsa talaga ang project, naka-andyan ang budget eh. Ang nagiging problema nga lang doon sa bayaran. Ang Sariaya Bypass Road ay may apat na lane na umaabot ng 7.4 kilometers at tulay na may 2 lanes. Ang total allocation nito sa GAA o General Appropriations Act mula noong 2014 hanggang 2016 ay umaabot sa kabuuang halaga na 466.8 million pesos. Noong 2016, nanghingi ang DPWH ng pondo para sa proyektong ito. Noong March 21, 2016 ay ipinasuspinde ang konstruksyon sa bahagi ng Isabang Bridge 2 dahil umano sa right-of-way issues. Wala ito yun nga, sinukat nila nang walang pahintulot ng mga may lupa, basta sila isukat na lang ang sukat. Dumating na lang po ako dun sa akin lupa dahil ako ngayon may matanim. Yung nakita ko ay binubukal na, na wala man lang nag-abiso sa akin. Dadalhin daw sa Osgado kung kami hindi pumayag. Parang may halong pananakot na gayon. 2015, ako yung nagpasa ng requirements sa DPWH. Kung nagawa kami ng mga aming mga... Ay, di! Daladala namin yung aming... Titulo! Yun. Siyempre, pag una kang nagpasa ng requirements, baka mabayadan agad ako. So, wala pa rin. Ayon sa DPWH manual on ROW acquisition, isa sa mga importanteng bahagi ng pre-acquisition process ay ang pagsasagawa ng feasibility study. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa kaso ng right-of-way sa proyektong ito? Napagplanuhan ba ito ng maayos? Marami sa blame sa mga nag-iusapan namin dati. Noong una, sinabi sa amin, ang nagbabayad sa amin ay 15 pesos per square meter. Hindi kami pumayag, naging 50 para na ninyo pa kung hiningi yan lupa. Mula sa pagbibigay ng mga dokumentong kailangan, gaano katagal pa bago maibigay sa may-ari ang bayad sa kanilang lupa? Sabi lang nila, pagka kompleto ang papeles, 6 months hanggang 1 year, mababayaran yung lupa. Ngayon ay naatagal na siya ng 1.5 years. Kasali ba ang kontraktor sa negosasyon sa pag-acquire ng ROW? Paano kung ang bayad na ipinangako ng kontraktor ay iba sa valuation na ibinigay ng land bank? Alin ang presyo na mananaig? Wala bang naibayad ang DPWH? Ang DPWH wala pa, pero yung contractor, sila na nag-gano ng tao ng bayad. Kabayaran po yun sa bahay nung si Tantoko. Nasa kanila po yun ang galing, hindi po sa gobyerno. Naaayon ba sa batas o sa DPWH manual ang gawain na contractor ang nagbabayad sa may-ari ng lupa? Pinapapara ba siya nung huling punta rin eh? Sa landbank na 175 per square meter. Pero sabi ko, engineer, eh parang sana tayo sa pulong ba ako dahil usapan natin what km per square meter. Noong December 6, 2017, nagsumite ang DPWH ng listahan ng mga claimant sa barangay Gibanga. Isa sa mga claimant ay nagngangalang Tony De Luna. Ngunit sa isinumiteng dokumento noong July 27, 2018, ay wala na ang ganung pangalan at sa halip ay isang unknown ang nakalista. Ang lot number, area affected, valuation at amount of claim ay parehas sa dalawang dokumento. Mapapansin rin na ang ikalawang submission ay meron ng 11 na claimants samantalang 10 lamang sa unang listahan. Ano ang dahilan sa mga pagbabagong ito? Kitang-kita sa mga video na ito ang kahalagahan ng tamang planning o feasibility study para malaman kung sino talaga ang kailangang bayaran at magkano talaga, para hindi nabibinbin ang mga proyekto ng gobyerno dahil lang sa RROW issues. Ang tanong ngayon, nagagawa pa ba ito sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno? Alam naman nila siguro ang karapatan ng isang tao doon sa may lupa. Pag ang tao ay walang alam at walang tutulong sa kanila, lalo nilang ginigipit.